Kabilang ang cellphone sa madalas na puntirya ng mga magnanakaw, kaya mahalaga raw ang mga application o apps na makatutulong para matrace at makilala ang tumangay ng inyong cellphone. Alamin kung ano-ano ang mga yan sa live report ni Raffy Tima. Raffy! Jessica, sa dami nga ng kaso na nakawa ng cellphone sa bansa, maging ang mga cellphone manufacturers at app developers ay gumagawa na ng paraan. Kung hindi man mapigilan, ay mabawasan man lang yung dami ng kaso ng pagnanakaw sa mga mamahaling smartphones. Marami actually sa ating mga anti-theft applications na ito, Jessica, ay nasa ating mga cellphones na. O kaya naman, ay libreng madadownload lang sa internet. Marso noong nakarang taon, nang gawan ko ng istorya ang pagkakatuntun sa isang ninakaw na cellphone gamit ang smartphone app na iGotcha. Ang application na ito, kukuha ng litrato ng sino mang magtangkang magbukas sa isang nakalak na smartphone at ipadadala ito sa email ng may-ari. Ang istorya na ito napanood ni Jessica, kaya naman agad niyang itong i-download sa kanyang cellphone. Hindi inakala ni Jessica magagamit niya ito mahigit isang taon ang nakalipas. Nitong nakarang linggo, habang nagbabakasyon sa Boracay, ninakaw ang cellphone ni Jessica. Two people started to put their arms around me. And then the guy just comes in. He walks in and he says, cell phone. I opened my bag and then he saw the phone. I picked it out and then he took it from me and then they ran. Matapos lang ang ilang oras, ito na ang mga natanggap niyang litrato mula sa ninakaw na cellphone. Pero mga kilay at noo lang ang nakuna ng iGotcha app. Ang hindi inasahan ni Jessica, isa pang application sa kanyang telepono ang makakatulong sa kanya. If I could only get them na buong face, so yun yung hinihintay ko lang. Up until they opened it and took the photos. Because I didn't realize that Google Plus was gonna help me. It was until I got my new phone. So when I got my new phone and I synced everything, dun na lang na parang nag-update siya sa... Ang Google Plus ay isang social networking application tulad ng Facebook. Ang sino mang may account dito, pwedeng piliing automatikong i-upload ang mga litratong kinukuna ng cellphone. Ang mga larawang ito nakuha ng cellphone ni Jessica matapos manakaw, agad na ipost sa Google Plus. Namukhaan naman daw ni Jessica sa mga larawan ang kumuha sa cellphone niya, kaya agad niya itong ipinost sa kanyang Facebook account. And nakarating sa kanya because apparently one of his friends is a friend of one of the people who posted it. And the initial reaction, of course, was that binili. Because picture lang eh. Diba? It was from Google Plus. So they think na, kasi ano naman eh, parang kasi it's from the phone. They didn't know about Gotya. Matapos kumalat ang litrato, isinoli raw ang kanyang cellphone sa Boracay Police. Wala na raw balak si Jessica na magsampa ng kaso. Sana lang daw, magsilbi itong aral para sa lahat. Ayon sa isang IT expert, bukod sa iGotya app, ang mga iPhone halimbawa may Find Me feature na kailangan lang i-activate para makatulong sakaling manaka o mawala. At kung may mahalagang impormasyon sa inyong telepono, pwede rin naman daw itong burahin para hindi na makita ng iba. Ang importante, yung laman no, ng telepono ay hindi mapunta sa kung sino-sino. Like for example, yung mga contacts mo, or let's say meron kang na-save dun ng mga importanteng mga information, there are certain apps that you can download wherein it will send a command to your phone just in case na wala siya, and it will erase the entire content of your phone. Ayon sa biktima, Jessica, nang isoli ang ninakaw na cellphone sa Boracay Police, eh pinalalabas nga daw na nabili nila ang cellphone sa isla. At tila nagpanik na nga daw yung hinihinal nilang magnanakaw sa cellphone dahil bukod sa sinoli yung smartphone, eh tinatawagan pa rin ng suspect yung ina ng biktima para paliwanag na hindi nila ninakaw yung cellphone. Pero iba nga yung nakikitang indikasyon ng biktima dahil nga sa mga ebidensyang ipinakita ng mga litratong ipinadala ng anti-theft application. Jessica? Okay, dapat ang tawag dyan eh, shame app. Papahiyain ka. Papahiyain yung magnanakaw ng iyong cellphone. Pero ano ito, Raffy? Available kahit sa mga Android? Yes, Jessica. Sa lahat ng mga smartphones, available yan. Ang kailangan lang talagang gawin nito mga nagmamayari ng mga smartphones, eh mag-check sila sa mga download sites para makita. Mag-search lang, eh, ilagay lang anti-theft application, ay lalabas na yung iba't ibang mga applications na ito. Meron mga libre at meron mga may bayad. Yung mga may bayad naman ay mga 99 cents lamang. Pero worth it kapag nawala yung cellphone mo at matatrack mo sa pamamagitan ng mga applications na ito, Jessica. At saka, hindi ba talagang may tracker na nakalagay na talaga dito sa mga telepono natin? May ganun din, di ba? Pwede mong i-trace kung sino yung o kung nasaan yung cellphone mo. Yes, Jessica. Sa iPhone, for example, meron yung tinatawag na Find Me. Dito makikita kung nasaan yung cellphone mo sa pamamagitan nito ng triangulation.
pero kailangan i-activate mo ito sa iyong cellphone. Ito rin, Jessica, actually yung ginagamit ng mga nag-place ng ad dahil automatically yung mga locations sa ating mga cellphones ay pinapadala. For example, sa Apple, sa California. At ito ay matitrace sa pamamagitan nga ng mga apps na inilagay na ng Apple sa ating mga telepono. At kailangan lang talaga ay activate ito ng mga may-ari para noon magamit yung full feature ng mga telepono. Okay, ito, Jessica. At ang maganda yung sinabi mong, in-interview mo, no, si Jerry Liao, sabi niya, meron pwede kang pumunta sa internet, i-off mo lang lahat yung mga laman ng cellphone mo para kahit yung content hindi manakaw. Diba? Kasi hindi mo, marami ka nilalagay na pictures dyan, mga importanteng telephone numbers, yung mga sinisave mong messages. Diba? Yun, ma-easy switch off mo. Yes, Jessica, kung matatandaan nga natin, may mga kaso ng mga Hollywood celebrities na ipinagawa lang yung telepono o kaya nawala yung kanilang telepono after mga few days, lumabas na yung kanilang mga private photos. Yes. Ito yung maiiwasan, Jessica, sa pamamagitan ng mga tinatawag nga na remote wipe. At kahit na ninakaw na yung cellphone mo sa pamamagitan ng isang text message o isang mensahe mula sa isang remote site, pwede na mabura yung content ng yung ninakaw na telepono, Jessica. Very useful and helpful information. Maraming salamat sa iyo, Raffy Tima.